Hello guys, okay, so welcome back to Lex PH YouTube channel. So medyo matagal tayo guys na walang upload sa channel natin. Syempre guys, babawi ako sa inyo no, kasi meron akong ibabahagi sa inyo about sa phone na ginagamit nyo guys, kung namum problema kayo, kung malag ba siya or naghahang or naglalag yung internet niya. So yan yung mga ituturo ko sa inyong impormasyon ngayon guys, kung paano nyo ngayon ma-fix yung low-end device na gaya ng ginagamit ko, para guys ma-run nyo smoothly sa mga online games gaya ng Mobile Legends yung Android phone na ginagamit nyo ano. Okay, so bago ang lahat guys, gusto ko lang sana kayong imbitan dyan sa mga bagong viewers natin dyan na mag-subscribe dito sa channel natin, at i-click nyo na rin pati yung notification bell para wala po kayong ma-miss pag may mga ganito tayong video upload sa channel natin ah. Okay, so may papakita ako sa inyo guys dito na ni-research ko po siya sa Google, which is itong how to boost gaming performance on your Android phone, mapa-low end device ka man or high end device. So sana makatulong sa inyo itong mga instruction na at i-explain ko to sa inyo guys ano. Okay, so una dito guys, increase the screen refresh rate. Okay, so eto guys, magdedepende to sa phone nyo kung supported siya sa 90Hz or 120Hz. Kung gusto nyo guys na mapa-improve pa yung gaming performance ng phone nyo, no? Okay, so magdedepende to kung meron kayong 90Hz na screen refresh rate up to 120Hz, no? Okay, so i-check nyo guys sa settings nyo kung meron ba siya na inang ganyang settings, ano? So, dito naman sa number 2, switch to a fast internet connection. Okay? So, ito kasi guys, yung mga isa sa mga dahilan natin, ano, kung bakit tayo malag sa mga online games. Siyempre, kung yung nilalaro nyo is kinakailangan siya ng mabilis na internet. So, kailangan nyo talaga dyan guys, na kapag gusto nyo iwasan yung mga lag na issue sa Mobile Legends or mga iba pang online games na nilalaro nyo na nangangailangan ng mabilis na internet. So ito kasi yung internet namin ginagamit ko guys, naka fiber na po kami ngayon, PLDT fiber guys, yan yung pinaka mabilis dito sa amin ano. Okay, kung gumagamit kayo ng data, kung naglalaro kayo ng mga online games, kung malag pa rin guys, I suggest na kapag ka naka-data kayo, labas lang kayo sa bahay nyo para makasagap kayo ng malakas, syempre malakas na signal sa network or SIM na ginagamit nyo. Kasi guys, kapag ka nasa loob kasi tayo ng bahay tapos naka-data lang tayo, mahina kasi yung signal ng network natin, no, pag nasa loob ng bahay tayo. Pero pag nasa labas naman tayo, yan guys, malalaman nyo na mabilis yung internet nyo kasi nasa labas na nga kayo. Okay, so dito sa number 3, turn off 4x. Okay, so ito guys, itinuro ko na to sa previous video ko, which is yung dalawang settings na yung ito turn off nyo, ito turn on nyo yung disable HW overlays. Okay, so punta kayo sa settings guys, hanapin nyo yung developer option nyo, tapos activate nyo na, i-activate nyo tong settings na to kung meron na kayo nito. Tapos hanapin nyo guys dito yung force 4x MSA. Okay, so ito siya. So ngayon kasi nareset ko yung phone ko, so bumalik siya sa dati, no. Yung pinaka i-activate nyo lang dito guys, which is ito. Okay, so ito guys, nakikita nyo naman sa Google na ni-research natin, wag nyo na po siyang i-enable yan kung low-end device ka lang, kasi magdedepende pa rin to kung maganda yung processor ng phone nyo or kung mabilis siya sa kahit anong online games na naka-turn on to. Pwede nyo naman siya i-turn on. Pero para sa akin kasi low-end device lang yung gamit natin. Dinidisable ko lang yan ano. Tapos ito lang yung ini-enable ko, itong disable HW overlays. Okay? So ngayon naman guys, yung pang-apat na instruction nyo dito, remove the junk from your phone. So ito guys, alam nyo naman siguro kung paano mag-remove ng mga existing files, na yung mga junk files or yung cache. So punta lang kayo sa mga phone cleaner nyo or phone manager, tapos clean up storage, yun lang yan.
So kailangan kasi guys, kapag may mga ini-install kayong mga online games dyan, gaya ng Mobile Legends, pini-free up nyo din dapat yung kanyang phone storage. Kasi kapag once napuno na yung phone storage nyo, magkakaroon ng konting conflict sa performance nyan guys, sa phone natin, which is yung CPU at saka yung GPU. Kumbaga, babagal yung performance nya kapag puno na yung mga storage file na naka-save dyan sa phone nyo. So, minsan magbawas-bawas din tayo. Ano? Okay? So, clean up nyo lang yan kung meron kayong phone cleaner. So, basta hindi lang siya guys na mapuno yung phone storage natin. Ano? Okay? So, ngayon naman guys, sa ikalima nya, enable Dolby Atmos sound. So, ito guys, sa mga ibang phone meron ito, pero kapag wala ka nito, skip nyo lang yan dyan. Tapos yung number 6, use a game booster app. Okay, so maganda kasi guys kapag binuboost natin yung performance ng phone natin, gumagamit tayo ng game booster. Ano? So napakadaming game booster dyan guys sa Play Store na pwede nyong i-download. Free lang po yan. Okay, so download nyo guys yung mga million na nadadownload sa Play Store at yung legit na game booster. Ano? Okay. So, number 7, use a phone gaming accessory. Okay, so dito guys, kung alam nyo yung cooling fan na nabibili sa mga online market gaya ng Lazada or Shopee, pwede kayong bumili ng mga cooling fan na inilalagay sa likod, no? Pero yung mga ganun kasi guys, maganda lang yun kapag gusto nyo talagang i-focus lang sa gaming yung phone nyo. Tayo, hindi naman tayo masyadong gaya nito, low-end device lang yung gamit natin. So, kahit itapat mo na lang guys sa electric fan or basta mahanginan lang yung likod niya, basta hindi lang siya uminit, maganda pa rin yung performance ng Android nyo. Ano? Okay? So, number 8, overclock the phone CPU. Okay? So, ito guys, kung alam nyo po yung mga set edit na tutorial, madami naman sa YouTube, ano? Kung gusto nyo i-overclock yung kanyang mismong CPU ng phone nyo, ito, maganda rin to kung siguro mga 8GB pataas or kahit 6GB pataas. Kung gusto nyo siya guys na ino-overclock yung CPU ng phone nyo, pwede nyo gamitin yung mga set edit na yung variable sa set edit. Ano? Madami dyan sa YouTube guys, search nyo lang set edit, Mobile Legends, yung mga ganyan. Okay? So, ayun lang guys. No? So, sana may idea kayo sa phone nyo kung low-end specs lang yung ginagamit nyo. So, yung mga instruction na to guys, pwede nyo itong i-apply, okay? Para yung gaming performance ng Android phone nyo is mabuboost siya, ano? Okay? So, yun lang guys. And once again po, thank you so much for watching. God bless.